mga kaibon, welcome again sa ating YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin paano ba natin maiwasan na hindi pasukin ng mga ahas ang ating mga ibunan. Kung gusto mo yan malaman, panoorin mo tong video ko hanggang dulo. So tara, samahan mo ako. Ang unang gagawin natin dyan mga kaibon, kung meron tayong mga nakaimbak na mga gamit at basura na maaaring pagpugaran ng mga ahas o pagtaguan, kailangan alisin po natin yun. Makakaiwas na tayo sa ahas, makakaiwas pa tayo sa mga daga. Kasi unang-unang pinagpupugaran ng mga ahas ay yung mga nakaimbak na gamit at mga basura. Doon po sila tumatago at yun po yung gusto nila kasi preskong lugar. Safe na yung pamilya natin para hindi po matuklaw at safe pa yung mga ibon natin para po hindi makain. Dito po sa aming lugar, marami ng beses ako niyan na naka-encounter. Kasi dito po sa kabila ng bakod po namin, masukal. Meron pong ilog at marami pong madamo. Tiyak na hindi mawawalan ng ahas at sawa. Dito po sa aking mga ibon at sa iba pang breeder po natin, kalimitan na-encounter po ito na meron talang dumadalaw na ahas sa kanilang mga ibonan. Kasi unang-unang pagkain po ng ahas, daga at mga ibon at kung ano-ano pang mamaliliit na kaya po nilang kainin. So para maiwasan po natin yan, ay linisin natin yung ating kapaligiran para po hindi po tayo matuklaw at maiwasan natin na pasukin tayo ng ahas. Sabayan na natin mga kaibon na magtanim ng halaman na kalimitan kinakatakutan po ng ahas. Ano ba itong mga halaman na kalimitan takot ang mga ahas? Magtanim po tayo sa paso o sa bakanting lote malapit po sa ating ibunan ng bawang. Kasi yung bawang, once po na nadudurog, masangsang po yung amoy. Itong amoy po, kalimitan yung mga ahas takot po dito. Ang pangalawa, magtanim po tayo ng sibuyas. So ang sibuyas rin po, ganun rin po, hindi po maganda yung amoy. Kalimitan rin po, ito rin po yung kinakatakutan ng ahas. Kung wala po kayong mapagtaniman dyan po sa gilid ng inyong ibunan, kahit po sa paso, itanim nyo po itong bawang at itong sibuyas para matakot yung ahas na pasukin yung ating mga ibunan. Paano naman maiiwasan natin na hindi pasukin yung mga nest box ng ahas? Kasi tuwing gabi po, yung mga pares po natin na ibon, pumapasok po ng nest box. Doon po sila natutulog. So paano natin maiiwasan na hindi po pumasok yung mga ahas sa nest box? So ang gawin po natin dyan ay maglagay po tayo ng lemongrass o kilala po sa atin na tanglad. Gamitin po natin ito as alternatibong nesting material nila. Alam naman po natin, kapag po nadudurog ang dahon ng lemongrass, ay hindi po maganda ang amoy. Kapag po naamoy ito ng ahas, at dahil ito po yung kinakatakutan nila, hindi po sila papasok basta-basta. Ito rin po yung mabisang teknik para po hindi po basta-basta pumapasok ang mga ahas. Kung kayo po ay matagal na nag-aalaga po ng ipon at nakatira po kayo sa tabi po ng ilog o sa bundok at kalimitan po, meron at meron dadalaw po sa inyo ng ahas kasi ito nga po yung pangunahing pagkain po nila. Ang panghuli natin ay magtanim po tayo ng snake plant. Yung snake plant ay madali lang po ito mabuhay. Kumuha po tayo ng paso. Lagyan po natin ng lupa at itanim po natin yung snake plant. Itong snake plant, maaari mo pa itong pagkakitaan. Once na lumago po yung tanim mo na snake plant, pwede mo pa ito ibinta online. So di ba? Naiwasan mo na nadalawin ng ahas yung inyong mga ibunan at naging safe pa yung inyong pamilya. Para maiwasan po natin yan ay i-maintain po natin yung kalinisan sa ating mga bakuran at sa ating mga ibunan. So that's it for today's mga kaibon. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo at sana po nakapulot kayo ng kaunting kaalaman sa ating video sa ngayon. Kung meron po kayong mga katanungan at shoutout at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel at gusto mo itong ating content, please subscribe and don't forget to hit the notification bell
para lagi kang updated sa ating mga brand new video.